Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ito po ang inyong kakusina, si Ate Janet. Magluluto pa tayo ngayon ng adobong pusit na ating lalagyan ng bok choy. So, meron tayo ditong bok choy. Meron din tayo ditong pusit na medyo may kaliitan. May onion tayo. Ang hiwa niyan ay pabilog. At may green chili. At meron po tayo ditong eggplant or talong. Meron din po tayo ditong garlic, ginger, soy sauce, at saka vinegar. Pinagsama ko na yan. At meron din tayo dyan na dahon ng sibuyas, at saka yung pepper, at saka yung ating fish sauce. So ito, magpapainit po tayo ng mantika para po sa pagprito ng ating talong. So ito guys, unahin muna natin prutuhin yung ating talong. Magpainit muna tayo ng mantika. Yung first batch ng ating talong ay ito ang ating pipritohin. So, ayan po. Para hindi na po natin siya isasama doon sa ating lulutuin. So, pipritohin muna natin siya bago natin ilagay sa ating adobo para ho masarap. Pero pag naluto na ho yung adobo natin, sa ibabaw po natin ilalagay yan. Yan lang po ang ating gagawin dyan. Prito-prito muna. Tayo ng tubig para sa bok choy. Ilalagay muna natin yung bok choy. Ayan, pakulo muna tayo ng ating tubig. Pagkakumulo na ho yan, ilalagay natin yung ating bok choy. Mga 2 to 3 minutes lang po yan natin yan pakukuloan para po hindi siya masyadong ma-overcook. So ayan, pagka yan ho luto na, tatanggalin natin siya sa kasirula. Diyan, tatanggalin natin yan para ho hindi siya ma-overcook sa ating para malagyan natin siya ng running water or malamig na tubig para matigil yung pag-init, yung init ng boiled water. So, ayan. Ililipat muna natin siya dyan and then lalagyan siya natin ng malamig na tubig para ho hindi ho tuloy-tuloy yung pagkakaluto ng ating bok choy. So, yan. Iibabaw lang din natin sa ating adobong pusit. Ganyan lang yan, guys. Guys, magpapainit tayo ng mantika para naman sa pag-isa ng ating mga ingredients para sa ating adobong pusit. So, kailangan nating igisa yung ating mga ingredients para sa adobo natin. So, uunahin natin dito guys, pag mainit na yung ating mantika, unahin natin yung ating bawang at saka yung ginger. So, ayan guys. Gisa-gisa muna tayo at sunod-sunod na rin yan guys. Isusunod natin yan yung ginger. Pagkatapos ng ginger ay yung onion po ang isusunod natin. So yan. Oh, 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 oh
Ayan guys, nilagay ko na yung ating luya or ginger. Isusunod natin dito ay yung sibuyas na puti. Ito po yung ating hiniwang sibuyas na pabilog yung ating pagkakahiwa. Ang isusunod natin dito yung ating oyster sauce. Ayan, kasama na dyan yung toyo at saka yung ating squid ang ating isusunod. So ayan. And then, hindi natin kailangan patanggalin yung pagluto ng ating pusit. Ilagay na natin yung ating soy sauce, vinegar, at saka yung ating oyster sauce para mas masarap, mas malasa. So, hindi na natin patatagalin yung ating pag-isa sa ating mga ingredients. At hindi rin po natin tatagalan yung pagluluto ng pusit natin para hindi siya kumunat. So, mabilisan lang po yung pagluluto natin. So, ayun, ilagay ko na po yung lahat ng ingredients natin at yung ating sili. Ito na po ang ating adobong pusit. So, ito po ay isa, kalahating kilong pusit lamang po ang ating niluto para eksakto sa ating ulam. Ayan. Madali lang pong maluto yung ating pusit. Nilagay na po natin yung ating piniritong talong. So, ayan. Inibabaw ko lang siya, guys, para hindi naman siya ma-overcook at para medyo may lasa naman siya ng kaunti na toyo at saka yung ating sauce ng adobo natin. So, ayan, guys. Takpan muna natin yan. Simmer natin para dali-diretso yung pagluto ng ating adobo. Ayan. Nakikita niyo naman, guys, medyo mahaba yung aking pagkakahiwa ng ating mga talong. Guys, luto na yung ating adobong pusit. Luto na rin yung ating talong. So, ililipat na po natin siya sa isang lalagyan, yung ating adobong pusit. So, bali po yung bok choy natin, hindi na natin sinama dyan sa ating adobo, ilalagay na lang po natin siya sa ibabaw at lalagyan na lang natin siya ng sauce para medyo may lasa naman siya. So, ito na po yung ating adobong pusit na may bok choy. So, ayan. Masarap po yan, guys. Kasi, mayroon kahit papaano ho, mayroon tayong gulay sa ating adobong pusit. So, ayan. Kadalasan dito, ang iba naglalagay ng pechay or kaya adobo dahil maglalagay sila ng kanilang patatas. So, ito naman sa ating bok choy at talong ang ating nilagay. So, kanya-kanya po tayo kung anong gusto nating ihalo sa ating lutuin at para mas mayroon tayong gulay sa ating hapag. So, ayan guys, sana nagustuhan niyo po yung ating nilutong adobong pusit. At thank you very much sa lahat po ng ating mga subscribers na patuloy po na nanonood at nag-views ng ating mga video. Salamat po sa inyo at kayo, at sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating channel, please mag-subscribe na po kayo at ako din po ay pupunta sa inyong mga bahay-bahay. At promise ko po kayo po ay babalikan ko. Mag-comment lang po kayo, mag-iwan lang po kayo ng comment sa inyong sa aking comment section para ho ma-recognize ko kayo na nandyan po kayo. Salamat po at God bless everyone at please subscribe sa mga hindi pa at patuloy po tayong mag thumbs up sa isa't isa. Thank you very much. Bye.